naglabas na nga ng hinanakit sila Ka Eric at nanawagan na nga rin ito mismo sa ating presidente. Ang malaking nga ang tanong ng taong bayan, papakinggan naman kaya sila ni Bongbong Marcos. Samantalang sadyang nagbibingi-bingihan nga ngayon si BBM na tila wala ngang pakialam sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Grabe nga talaga ang ating Pangulo na tila ba natutulog lang sa pansitan, lalo na't hindi na nga rin maramdaman ng taong bayan ang presensya ng Pangulo, lalo na't sa kaliwat nga ng problemang dinaranas ngayon ng ating bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Okay, gusto kong magbigay ng reaction doon sa mga statements ni Ka Eric noong in-interview siya paglabas nila sa kulungan. At the end of his mga remarks ni Dr. Badoy, nako, naglabas siya ng hinanakit o sama ng loob o panawagan sa ating presidente. So ano ba itong tanong o panawagan sa manang loob? Pakinggan natin itong statement ni Ka Eric. Dating kadre last day ng rally, nagbanta sila pag dito kayo release yung kanilang rally, lalaki at posibleng maabot sa Malacanang. Your thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former kadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at inibinibulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Thank you po. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas. So, ayun po. Sabi niya, I hope nakikinig ang Pangulong Marcos. Ano, nakikinig kaya o natutulog na naman? Parang wala siyang pakialam sa nangyayari. Grabe itong presidente na ito. Tama yung ano, pipi, bulag, bingi, malamya. Are we still standing on just ground? Grabe, malalim yun. Ibig sabihin, hustisya. Sabi niya, Pangulong Marcos, may hustisya pa ba sa iyong pamahalaan? Yun ang ibig sabihin nun. Tama yung outburst of anger or emotion ni Ka Eric. Yung sabi niya, this is a kangaroo court. Walang ang kangaroo court, walang hustisya, wala kang kalaban-laban. Basta dinisisyonan ka ng mga NPA
lagasan ng buhay, lagas ka. 6 feet below the ground, yun po ang kangaroo court. So, ang nangyari, kinaka Eric at Doc Badoy sa kongreso is no more justice. No more freedom of speech. Freedom of the press, wala na. Kaya yun ang tanong sa ating presidente. May hustisya pa ba sa inyong pamahalaan, Mr. President? Ito na nga sila, oh, nagbalik loob na si Naka Eric, mga kasama niya. Tumutulong na sila sa gobyerno. Itong ginagawa ni Kaya Eric, yung pagsasalita niya against CPP-NPA, NDF, pagbubulgar sa mga maling ginagawa, recruitment and everything, delikado ang buhay ni Kaya Eric. He's a dead man walking. Konting pagkalingat, pagkakamali, pwede siyang ipatumba ng mga... Kasi may mga naiwan pa man ding mga NPA kahit kakaunti na lang. Kaya lang, tinututukan nila yan si Ka Eric, si Doc Badoy. So kung sino pa yung lumalaban sa mga NPA, kung sino pa yung tumutulong sa gobyerno, yun pa ang ikulong. Grabe itong ating mga kongresista na tinawag nga sila ni Doc Badoy na abusive, arrogant. Another vlog ko yun. So balik tayo sa isyo, may hustisya pa ba? Napatunayan po dito sa kaso ni Doc Badoy at kay Eric, nawalan po ng hustisya. Kaya mabuti na lang at tumagal lang ng 7 days yung pagkawala ng hustisya. Kung hindi pa dahil sa mga PME graduates na nagpahayag ng manifesto at nag-demand ng kanilang immediate release, baka hindi pa i-release. Eh. So, Mr. President, sana ipakita nyo naman yung leadership nyo. Tahimik kayo dyan. Pinapabayaan mo lang ang pinsan mo na gagawa ng ganong pang-aabuso. Gusto nyong makipag-pistop sa mga remaining communists. Nandyan na nga, oh, bumalik na. Nagpasakop na sa poder ng democratic government. Ikukulong mo pa? Anong klaseng pistops ang gusto ninyo? Dapat ang asikasuhin nyo muna, yung mga katulad ni Ka Eric na suportahan, tulungan, hindi yung ikulong. Kabaliktaran po ang nangyari. Na ako, natatsa ko doon yung rally ng mga former cadres. Yung a day before ilabas si Ka Eric, nandun yung mga madami-daming mga NPA cadres niya, former NPA cadres. Mga around 30 to 40. Delikado yun. Pagpapakita ng ano, pwede silang birahan ng mga urban operatives ng CPP and PNP. Kailang nagpakita sila ng suporta kay Ka Eric at Doc Badoy. At nagsabi nga yung leader si Peter Kapeter. Sabi niya, makakarating kami sa Malacanang pag hindi sila mag-desisyon kaagad. Kaya, ayun, mabuti na kapag desisyon. At ang tanong, sino ba ang tunay na presidente? BBM o itong si Speaker of the House na? Lumalabas kasi na out of control na ng Pangulo ang kanyang pinsan. Kung ano-ano na lang pinaggagawa. At may nabasa akong article ni Mr. Rigoberto Tiglao. Sabi niya, naniniwala siya na ang tunay na utak itong nangyari sa Kongreso ay si Speaker Romualdez. Siyang nagbigay ng utos na ayan, ipa-cancel ang
franchise ng SMNI, ipakulong yang ka Eric at Doc Badoy na yan dahil sila yung nakita kasi pro Duterte itong si ka Eric at Doc Badoy, pro Duterte ang SMNI. Eh, yun ang balakid sa ambisyon ni Speaker Martin Romualdez sa 2020. Kaya ang utak lahat nito si Speaker Romualdez, yan ang assessment ni Mr. Rigoberto Tiglam. Kaya, ayan, nangyari. So, ulitin ko, pasalamat tayo sa mga PMA graduates dahil yun ang pinaka malakas na factor kung bakit ni-release. Hindi ako naniniwala yung statement nila na for humanitarian reasons. Kasi kung totoo pa yung humanitarian reasons, noon pa sana yung hearing nila noong December 11 ba yun, inapprove na sana yung ano, inapprove na sana yung appeal ni Kaeri. Kailang wala. Maraming nagmamatigas na mga members ng committee. So, hindi nila inapprove. Oh, bakit nagbago ang ihip ng hangin? Yun na. Yung public pressure. Nagalit na ang mga PME graduates. Ayun, pinalabas. So, lumalabas, bahag ang buntot ng mga kongresista dahil kailangan lang pala manifesto ng mga PME graduates ang kailangan nila. Eh baka mas malala yan sa sunod. Baka mamaya mga active ba? Kasi yung mga nagmanifesto, mga retired lahat yan, kailangan halos lahat, generals. Eh wag na nilang hintayin na ang active ay may gagawin pang masama. Okay? So, Mr. President, sana naman bigyan mo ng hustisya itong mga ano, asikasuhin mo itong mga tumutulong sa gobyerno ngayon na lumalaban sa komunista, kagaya ni Ka Eric at Doc Badoy. Sana naman wag nang maulit na makulong pa sila nang dahil lang sa pagtatanong sa iyong pinsan kung totoo bang nakagastos siya ng 1.8 International SMNI sa veteranong broadcaster na si Jay Sonzen ng 1 na milyong piso kada buwan para sa kanyang consultancy services. Sa pagdinig noong Lunes ng House Committee on Legislative Franchises, sinabi ni Sonzen na siya ay kumikilos bilang consultant para sa broadcast operations. Para sa SMNI, tinanong ni Quezon Rep. David Suarez si Sonza tungkol sa kanyang monetary benefits mula sa SMNI, ang record ay magsasalita para sa sarili nito. Mr. Chairman, isa sa ilalim namin ang record, Sonza said, sinabi ni Committee Chairperson at Paranaque City Rep. Gustam Banteng. Dahil may record, sabihin mo lang sa amin, ito ay isang malaking halaga Mr. Chairman. Isang milyon kada buwan, sagot ni Sonza. Ito ang aalamin natin sa video na ito ko. Mr. Sonza, will you be kind enough to share? Are you receiving any monetary benefits from SMNI? Yes, Mr. Chair. And would you be kind enough to detail to us how much you're receiving as consultant? Yes, this is a million. How much? A million. Per month. Per month. Yes. Thank you very much. Oh, Mr. Chair, one more question. Fortunately, I'm not so versed no in the world of television, but can you explain to us yung difference po as Ms. Badoy as talent and Ms. Badoy as the co-producer? Mr. President of the SMNI. I would like to defer the question to our consultant. Yes. If I may, Mr. Chairman. Sir, you're acting as what? I'm acting as the consultant for broadcast operations now. You are a consultant? Yes. So, anything that you say here, you are authorizing, Mr. President? Yes, Your Honor. Klaro po tayo dyan, ha? Mamaya sabihin nyo, may disclaimer na naman kayo dun sa consultant, ha? Okay, na hindi yan official position nyo. Sir? Mr. Chair? Kayo po. Yes. Mr. Chair? Just very quickly, so just want to confirm, as a consultant, who are you referring to? The one who volunteered to answer just now. Si Mr. Sonza. Mr. Sonza. Hindi mo napapanood yan? So, ano? Perhaps not my time, Mr. Chair. Okay. Sorry. Okay.
Okay. Apologies if I should have known. Okay. But Mr. Chair, may we ask you, Mr. Sons, may we confirm that Mr. Sonsa, as consultant, has capacity to make management and executive decisions within the SMNI? Yes, a question. Mr. President, do you have that? Do you substantiate that statement? Na may kapangyarihan po siya kasi ang opinion ho niya importante kung kasangayunan ninyo. Yes, Mr. Chair. Bibigyan namin importansya yan. Apo. Oh, yes, sige Mr. po. Chair. Okay. Yes. Thank yes, you, Mr. Daw. Chair. Yes, Mr. Sonsa. Please reply. Para lang po malinaw ano, sa takbo ng industriya, ang status ni Ms. Badoy and Mr. Celis sa SMNI ay co-production. Yun ang pagkaka-relay sa akin. Ngayon, sandali na po. Pakiklaro ho tayo. Apo. Yung pagka-relay sa akin, kinasiguraduhin ho natin kasi hindi ho natin pwede. Mr. President, ito ba'y talagang co-production? Yes, Mr. Chair. Co-production, okay. Mr. Sonsa, okay. Co-production, okay. So, co-production, marami ho kasing klase ang co-production. Co-production ng gasto sa pagpuproduce ng show, co-production ng hatian sa benta, co-production na ang hawak lang ng network ay yung technical component plus the airtime at yung hawak ng co-producer ay yung content provision. Okay. From itong sa kaso nila Mr. Celis tsaka ni Ms. Badoy, ang responsibilidad ng SMNI yung TOC, Technical Operations, at saka yung airtime. Okay. Pagkatapos, kung magkakabentahan, siguro magkakahatian, no? Pero wala namang benta sila, so walang hahatiin. Ngayon, yung content, dahil sa interactive yung concept ng kanilang programa, tuloy-tuloy yung broadcast. Apo. However, kapag ka merong magkakamali sa broadcast, that is the time we will call their attention and if necessary, we impose the sanction. Okay. Okay. Now, dun po sa tanong kanina ni Congressman Toby Chanko, binago na po natin yung grievance committee. Gumawa na po tayo ng editorial board ngayon at saka ng ombudsman sa loob ng SMNI. So, alimbawa, meron pong observation sila ang MAD. Oh, tapos magsasubmit sila ng complaint. Yan po ay aasikasuhin ng editorial board. Katulad po ng nangyari kay Mr. Celis ngayon na sana ipapaliwanag ko kanina, nung mangyari po 'yon, imbestigahan. Kaya lang naudlot 'yung imbestigasyon gawa ng dito mismo inamin niya na meron po siyang pagkakamali. That is why sanction have to be imposed. And the we have now the official sanction which we can provide the committee with what the actions taken by SMNI insofar as Celis is concerned. Which is suspension. How long? Bigyan nyo na kami ng kopya, pwede. Can we have a copy, Mr. J. Sonsa? Opo. Mr. Sonsa? Opo. Hindi po ka, ilan taon na ba tumatakbo tong programa ni Eric at saka ni Lorraine? Mga may 2 years na, no? Okay, may tanong po ako. Opo. Kung yan ay co-production at ang oras, ilaw, ang airtime sa inyo. Opo. Ang talent, sila. Ang content. Ang content, po. Sila. Opo. At silang anchor. Co-production eh. Opo. Co-production. Doon tayo, ha? Opo. Kasi tama kayo, marami iba-iba co-production. Question. 2 years na tumatakbo yung programa. Mm-hmm. Walang kita. Mm-hmm. Paano po sila? Kasi nga po ganito, yung konsepto nung... Paano sila nakakapag-tiis ng 2 taon na wala silang benta, pero araw-araw banat sila ng banat? Yung banat po nila, hindi ko masasagot. Okay. Hindi, pag sabi nagtatrabaho po sila, yun po ibig ko sabihin. Ngayon, doon po sa ano... Nagtatrabaho po sila. Kung titingnan po ninyo yung konsepto ng pagtatayo ng SMNI, eh, talagang para sa bayan. Sagutin na po dahil, paano po nila nagagawa yun? Yun ang tanong ko. Kasi, it does not make sense. Opo. Co-prod. Si, co-prod, pero sa kanila oras, pag sinabi co-prod, hati eh. Oras sa kanila, opo.
ilaw, lahat sa inyo, technical, sila talento at saka content. Yun lang. Opo. Okay? Kasi doon nga kayo nagtatago doon sa waiver-waiver. Eh. Alam ko naman kung saan kayo pupunta. Pero sige, let's lumun tayo sa issue ng co-fraud. Na pinapalabas nyo, co-fraud to, ergo, hindi namin sagutin kung ano sasabihin nila. Kasi co-fraud eh. Nagtatago kayo. Hindi nyo tinawag black timer, hindi nyo tinawag iba. Ang sinabi nyo, co-fraud. Okay. Benta, hati. 2 years, walang benta. Sila po, wala po sila. In short, wala silang income. Opa. Hindi po kaya pinapaswerdohan ng SMNI sila. Kaya nabubuhay sila mas kaya walang revenue. Sweldo, wala akong alam na sweldo. Hindi. Kung Mr. honorario... Hindi. Can we, SMNI, can you please answer? For sweldo ba siya sa inyo, hindi? Mr. Chair, point of clarification. Yes. Yes. The Honorable, yes. Before just that, the Honorable Gomez was wanted to be acknowledged. But before that, sumisweldo ba o hindi? Attorney, talent, sagot lang muna. Talent fee, Mr. Chair. Meron. Talent fee, not okay. Sweldo. Okay. $1,000. Yes, Mr. Chair. Isang sagot nyo. Per our co-production agreement, and the copy of the co-production agreement is already with the committee, Mr. Chair. Okay, the Honorable Gomez and the Honorable J.J. Suarez. Mr. Chair, would it be possible that the President answer your questions? Okay. Kasi siya yung talaga dapat nakaka-oversee ng lahat ng operations ng network. Hindi mo naman tinatapon sa consultant mo lang yun. Consultant, binibigyan ka na ng tip ko anong pwede mong gawin. But, you know, if your day-to-day operations, it should be the person who should answer you. Yeah, he's the responsible person of that network. Thank you very much, Honorable Gomez. Honorable J.J. Suarez. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Actually, I do share the sentiments of Representative Gomez regarding the who should be the one to answer. With respect lang dito kay Mr. Sonsa, sir, you mentioned earlier that you're serving as consultant for SMNI. Yes, sir. Yes. Sir, when did you begin your consultancy with SMNI? Just recently, Mr. Chairman. Just recently. How long? How long ago, sir? March 20, yeah. Akin lang po? To be exact, March 20. March 20. Apo. March 20. Do you have any documents that would attest to your... Yes, Mr. Chairman. Can you please submit this We will submit it, Mr. Submit it off before the day ends. We will. Thank you very much. And as consultant, Mr. Sonsak, will you be kind enough to share? Are you receiving any monetary benefits from SMNI? Are you... Yes, Mr. Chair. And would you be kind enough to detail to us how much you're receiving as consultant? The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will submit the record. Okay. Can you just tell us, since there's a record, just tell us. It's a sizable amount, Mr. Chairman. Which is? This is a million. How much? A million. Per? 1 million. Per month. Per month. Yes. Thank you very much. So if the documents are there, Mr. Sonsa, can you... Okay. Mr. Sonsa, since the documents are there, can you be... Silence is requested. The Honorable J.J. Suarez has the floor. I think you referred to some documents that you were looking at, Mr. Sonsa. Can you please furnish the... Yes, we will. Yes, okay. Because, Mr. Chairman. We just wanted to determine whether... your consultancy and how long you have been a consultant. Kasi we've been having these hearings for the past 3 weeks at ngayon lang po kayo lumitaw kaya medyo nakakagulat po ang pagdalo ninyo sa committee ba. But nevertheless, maraming salamat po sa mga ibinahagi ninyo. Thank you very much, Mrs. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito kung meron kang reaction sa video na ito? Higop muna tayo ng dark chocolate. So, dito lang po kayo mag-order, mag-contact, kung gusto nyong matikman. 100% pure organic tablilla, pinakamasarap na natikman ko sa balat ng lupa. Okay, gusto kong magbigay ng comment doon sa mga pahayag ni Ka Eric ng paglabas nila ni Doc Badoy sa kulungan. Nako, may tanong na medyo delikado.
Yung sagot ni Ka-Eric, baka mapreso na naman siya. Bakit? Parang lumalabas na nagsisinungaling ang isang congressman. Sino yung congressman na yon? Si yung chairman ng Committee on Franchise, si Congressman Tambunting ng Paranaque. Okay, pakinggan natin itong interview kay Ka-Eric. Congressman Tambunting, ni-reveal niyo na po yung source ninyo. That is his version. That is his story. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero ni-reveal niyo nga po, sir. Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may ni-reveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Okay, so at least medyo kontrolado yung pahayag ni Ka-Eric na that's his story. Tinanong kasi, paano yung sabi ni Congressman Tambunting na inireveal mo yung source mo sa Senado? Is it true or not? Sabi niya, kwento niya yon. I stand by my declaration o principle na wala akong sinabing pangalan sa kanya. Nagtataka ako, sabi niya, bakit nagsabi siya ng ganon na ang usapan namin, confidential yung pag-uusap namin. Eh bakit mamaya paglabas niya, meron nang sinabi kong pangalan? So tinatanong ng media ngayon kung nagsisinungaling ba? Parang ganon. Hindi naman niya sinabing diretsa na yes, sinungaling. Ako, deduction ko na lang yun or conclusion ko, isa sa kanila ang nagsisinungaling. So, sa tingin nyo, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? I'm sorry. Ako, si Ka-Eric nagsasabi ng totoo. O di yung isa, bahala siya sa kwento niya. Saan yan ako? Kung totoong may pangalan, yun ang tanong ngayon. Kung totoong may sinabi si Ka-Eric na pangalan, bakit hindi i-bulgar din ni Congressman Tambunting? Kasi yun ang punot dulo nitong problemang ito eh, yung source. Kasi kung hindi nag-report yung source na yon, walang congressional hearing, hindi nakulong sina Ka-Eric, wala lahat. Kaya dapat yun ang imbestigahan. So kung ako si Congressman Tambunting at nalaman ko yung tunay na pangalan, sa Senado daw eh. Ngayon, nakipag-coordinate na ako sa Senado at may empleyado ba kayong ganito? Ganito. Dapat sinasabi na sa publiko kung transparent sila. Kasi national concern yan eh, national interest dahil pera ng taong bayan. Bakit hanggang ngayon, tahimik si Congressman Tambunting, wala siyang binabanggit na pangalan. Dapat, Honorable Congressman Tambunting, para hindi lalabas na kayo ay nagsisinungaling, I suggest magsalita po kayo sa media o statement, Facebook o ano. Pasinungalingan nyo si Ka-Eric. Kasi ngayon lumalabas, pinapabulohanan, lumalabas kayo po ang sinungaling, Honorable Congressman Tambunting. Kaya to be fair, magsalita kayo. Pangalan nyo ang pangalan ng source kung totoong may source. Kung hindi kayo magsalita, tahimik lang kayo, sorry, ang opinion ko, ang opinion ng publiko na sumusubaybay sa pangyayaring ito, lumalabas, kayo ang nagsisinungaling.
So, granting na nagsisinungaling ang Congressman Tambunting, ano ang purpose niya? Bakit niya pinalabas na gano'n na may pangalan na? Ito, analysis ko lang ito. Kung ano lang yun, palusot. Kasi